Kasi nasa gitna to ng city. Makikita nyo puro bato. Welcome po sa channel ko. Ngayon po nandito po ako ngayon sa lalamgar na muna tayo. Punta tayo sa Cornish. Marami tayong pupuntahan ngayon. So stay tuned ka muna kayo dyan. Bye bye. Maganda kasi dito yung ano eh, maganda dito yung hangin. Tapos, open space siya. So, public space pala. Tapos, walang bayad dito, pumunta ka. Maraming nag dito, maraming nag-walking, nagbabike, maraming namamasyal din. So, usually, when Thursday talaga, maraming tao dito, lalo na pag mga 6 or 7 or 8 na gabi. Kasi parang, kasi wala kasi work. So, majority ko ng mga tao dito, lalo na hindi mag-outdoors, may hindi rin mga mag-outdoor activities. Pumupunta sila dito kasi hindi na siya. Maganda rin dito. Kasi hindi ko makakita ko sa inyo. Story ngayon. So, pag wala ko kasi ngayong masyadong work, wala ko ngayong araw na to work, bali ko po siya ngayon. Konting lakad. Hindi kasi ako pwede mag-ano eh, tumakbo ng non-stop kasi madali ako mapagod. Pagpipintuan natin niya kung bakit madali ako mapagod sa ibang story na naman. So, ngayon, ang aking purpose ngayon is para introduce ko ang sarili ko sa dito sa aking channel. So sa mga hindi pa nakakalam sa akin, ako pala si Jay, Jeremiah. Matagal na nakakalam sa akin. Siya sa akin. Hindi ko siya maganda yung quality pagdating pag-transfer ko na yung video ko sa aking channel. So, for this time, ano ko to? Isa ko tong trial pa lang sa aking channel kung gaano ko ba talaga nakaganda pag ginagamitan mo ng gimbal yung video mo. Ano yung quality ng video mo? Maganda din siya. In a sense, hindi siya ganun kalikot yung ka-shaky yung quality ng video. Especially pag Friday na gabi, 7, marami tao dito ang nalakad. Pinapabisado ko ba yung gimbal na to? Kasi marami pang siyang part hindi ko alam. So hindi siya masyadong sumusunod sa akin pag inaano ka rin o rotate. So naninibago pa lang talaga. Bago pa lang. Pause muna tayo. Bigyan kayo ng idea. Yung building kong nasa likod, yung ano yan, yung mataas na yan. Yan yung Sofitel Abu Dhabi. So malapit lang yun dito sa Cornish.
malapit lang dito din sa Summer Fountain. Hindi ako komportable na since pag nakaharap sa akin yung camera kasi tingin ako ng tingin dito sa camera ko. Hindi ako nakakakita ng tuloy sa tingin ako ng tingin dito sa screen ng phone ko. Hindi ako nakakakita dito sa pinakakala. Kaya ang bala ko nga sana takpan yung camera, takpan yung screen ng camera para ako makakapagod yung takot ko mismo sa lente ng phone. Daylight talaga, liwanag yung screen natin. So, pag mga ganito oras ng 6, medyo madilito siya. Sa akin, hindi ko magiging valid. Bigyan ko yun ang isang empty ko sa family. Itong building na ito, nasa review ko siya, condominium ko siya. Tapos sa likod niyan, actually residential area yung building na pinakita ko sa inyo. Yung likod niyan, dyan itatayo yung bagong Abu Dhabi Hard Rock Cafe. Bibigyan ko kayo lang facts kasi meron kasing dati, siguro mga 2012, 13 or 2009, 10, ganun. Meron kasing Hard Rock Cafe dati sa Dubai, along Sheikh Zayed Road pa yan, kung diyan nagkapamit. Pero nakikita kasi yan once nandun ka sa may area ng Sheikh Zayed Road. Pero after siguro mga 3 years na nag-operate, hindi ko alam for whatever reason yun, nagsara siya. Hindi ko alam kahit dahil siguro sa mismanagement, mga ganun mga case pa, or nagkaroon sila ng part sila ng financial crisis ng mga time na yun, pero nagsara siya. Pero noon na kasi yun eh. Kumbaga na ang tinutin ay nakikilala yung ano na yun, yung Hard Rock Cafe na yun sa Dubai. Until now, hindi na yun nagbukas. So, madilim yung area natin dito. Wala kasi akong lights. So, dito tayo sa kailan. So, yun, ano, sana tayo. Nag-decision yung ano, parang iwan ko yung bagong investment to dito sa UAE na Hard Rock Cafe. Pero yung building na yan, sinasabi ko sa iyo, it's under construction pa. Siguro mga 2021, magiging operational. Pero tagal na kasi yan ang nakagod dyan. Na nakalang na sundo. Totally na nagpaalam mo yung araw kasi mga medyo malalim. Alam ang ganda dito ng dagat nila. Hindi na siguro. Sa totoo lang, kung once nandito ako sa may Cornish area, nakatingin ako sa baba, nakakita ka dito ng malaking isda. Kaya ang dami dito mga kabayan na nag-i-stay sa area na ito, nag-i-fishing. Although itong area na ito actually, hindi ito siya consider dito ng area na ito na allowed for fishing. Kasi ano ito siya eh, government park for leisure. Pero hindi na talaga ito dito. Allow ang pag-fishing. Meron akong na magandang isi-share sa inyo. Dito sa akin natatayo ako pala bukod sa sinabi kong may Hard Rock Cafe. Meron pala dito isang hotel na katabi noon na Hard Rock na ang pangalan na Sheraton Hotel. Ito yung kauna-unahang hotel na mayroon siyang sariling beach. So, paano ba i-explain sa inyo? Opposite to sa Nakasari. So, make this story short, walang sa tatong tutusin talaga.
wala na to siyang space para lagyan pa yung kanyang hotel ng beach. Kasi most, ano na siya, downtown na talaga yung area na yun. Pero gumawa sila ng paraan para magkaroon itong hotel na to ng sarili ng beach. Alam mo ang ginawa nila? Gumawa sila ng itong kasing sinasabi ko kasing ano na to, hotel na to. It's parang opposite lang siya ng cornice. Ang cornice kasi dito in terms na lang is parang yung dagat pang Arabic discourse. So, correct me. Comment down below. So, ang ginawa nila, kasi marami ng building yung katabi nila doon. Tapos, mayroon ng major highway na linagay. So, ang ginawa nila ay gumawa sila ng tulay. Yun. Ito siya. Paano ko ba? Yan, butas yan, papunta doon sa kabila. Which, naturally na dagat ang papasok sa kanila. Pero wala, hindi na siya open water. Papasok yan hanggang doon, parang ano na siya, nilagyan nila ng creek para magkaroon sila ng sariling beach. Tapos doon, marami doon siya ng malaking space. At doon, marami doon, ginawa nila ng sariling beach yun. Mahirap ko kasi ipakita sa inyo yung hotel kasi nasa opposite side to. Mayroon pa tong major highway dito na dadaanan. Anyway, share ko lang yun sa inyo. So, nandito na tayo sa may Mina Road. Actually, napupunta ako dito once nagbabike ako. Pero pag walking, usually hindi ko ito pinupunta pag nag-walking. Ngayon lang ako nakapunta dito naman. Yung bagong ano dito park na malapit lang sa bahay namin. Pero first time ko lang pinupuntahan dito, ang taas ng kanilang fountain. Taas ng fountain ni Mayor. Punta tayo doon sa my bridge, Tabita. Ganda ng pailaw ni Mayor. Diba? Lakas ng artista. Tapos nandiyan yung fountain. Itong lake na to dito, ano to, man-made lang to siyang lake. Kasi nasa gitna to ng city. Makikita nyo, puro bato yan. Maganda kasi to pag araw kasi may mga ano to dito, may mga patong, mga gansa. Hindi ko alam kung mga swan yan. Nandiyan sila sa gilid eh. Kasi siguro ano lang siya, sinadya ditong sila. Sinadya sila ditong ilagay para sa magandang view. Medyo makaba kasi itong lake na to. Ito lang yung area dito na maganda eh. I-video kasi magandang ilaw. Yan. Actually, yung kinatatayuan ko ngayon, ano to, tulay to. Parang mini tulay nila.
talaga ako ng lugar dito na may maganda yung lighting para man magkaroon ng short na story. So nandito na ako. So tingin ako ng tingin sa likod kasi medyo nahihiya ako pag maraming taong nanonood sa akin. So ano bang sasabihin ko? So nandito na tayo. So nagawala ko ngayon ng content ko ngayon para lang ma-update yung channel. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, friends, please do subscribe to my channel. Please do comments below. At share po. Thank you po. Bye-bye.